ang paghahanap ng kayamanan ni Maria. Kwento ni Miss Marlene Carduce at isinalaysay ng inyong lingkod, Ginang Michelle del Rosario. Si Maria ay simpleng namumuhay sa isang maliit na bahay sa bundok ng dulang-dulang kasama ang kanyang pamilya. Bago pumanaw ang kanyang lola, ay inatasan siyang hanapin ang nawawalang kayamanan nito sa gitna ng kagubatan. Inihabili nito ang mapa na nagtuturo kung saan nakalagay ang nasabing kayamanan. Kahit nangangamba sa panganib, ay buong lakas na hinanap ni Maria ang nawawalang kayamanan ng kanyang lola. Tinahak niya ang masukal na kagubatan ng Amuyaw sa paghahanap ng kayamanan. Sa paghahanap ng kayamanan, kinakailangan tawirin ang pinakamahabang talon, tumawid sa maiksing tulay, at lampasan ang mas mahabang baging. Sa kanyang paglalakbay, ay nakakita siya ng mga talon. Dito ay kailangan niyang tawirin ang pinakamataas na talon. Unang talon, ikalawang talon, ikatlong talon, at ikaapat na talon. Alin kaya ang pinakamataas na talon na kailangang tawirin ni Maria? Magaling, ang pinakamataas na talon ay ang unang talon, at tinawid na nga ito ni Maria. Sunod naman ay kailangan niyang matawid ang pinakamaiksing tulay. Alin kaya ang pinakamaiksing tulay? Unang tulay, ikalawang tulay, at ikatlong tulay. Magaling! Ang pinakamaiksing tulay na kailangang tawirin ni Maria ay ang unang tulay. At tinawid na nga ito ni Maria. Ang panghuli ay kailangang langpasan ang mas mahabang baging. Unang baging, ikalawang baging. Alin kaya ang mas mahabang baging? Magaling! At tinawid na nga ni Maria ang mas mahabang baging. Ito ay ang ikalawang baging. Matapos ang mahabang paglalakbay ni Maria, ay sa wakas natagpuan na niya ang marka na nagtuturo sa kayamanan. Yay! At nakita na nga ni Maria ang kayamanan. Agad na bumalik si Maria sa kanyang tahanan upang sabihin ang magandang balita. Sa sobrang dami ng kayamanan na natagpuan ni Maria, ay hindi siya nag-atubili na ibahagi ito sa kanyang mga kapitbahay. At dito po natatapos ang aking kwento. Maraming salamat!